Hello mga kabay po. Ang video na to ay pinamagatang Father's Knows Best. Mother's Knows Best talaga, pero sa pagkakataon na to, trust me, Father's Knows Best. Una sa lahat, ito yung one of those days na sa aming mga bay po yung halos ayaw bumangon, igalang maghapon, wala sa mood. Yun ang mood ko ngayon. So topic natin is about Father's Knows Best. Kung ganun kasi tulad nga nung wala akong kalam-alam tungkol dyan sa mga bipolar na yun, 1, 2, ganun, wala akong kalam-alam sa ganyan. Ito lang tatay ko na makulit, pero thankfully, diba, kundi dahil sa kanya, di ko naman malalaman na may ganito palang kondisyon, may ganito palang disorder. So, nung karan kasi ng case dati na ewan, parang gulong-gulo talaga yung buhay ko. So, parang nawawala na siya ng hope. Hindi alam ko anong gagawin na sa akin. Na nag-ano na ako, na pinadrug test ako. Ganun-ganun. Bigla sasama kung saan-saan. Ayun pala, magda-drug test ako. My gosh! Tapos, biglang isang beses, sinama naman ako sa psychiatrist. Sa may St. Luke's. Yun nga, may pinasagutan sa akin. Parang entrance exam eh. So, tapos, wala, di sagot-sagot lang ako, di ba? Kung ano yung pakiramdam ko, ganun. Maya-maya, aaninan niya sa tatay ko na ganun nga. May disorder daw ako, bipolar. Bipolar too, pero feeling ko mas... siguro kasi dahil more on manic yung bipolar 1. Hindi ako, may mga episode nga ako na ganito na. Ngayon ko lang din nalalaman. Ngayon ko lang nalalaman yung mga Basta, sa mga susunod na mga topic natin, dun ko sasabihin lahat na ang dami kong realization tungkol sa to, sa ganito kong kondisyon. Actually, ito namang vlog talaga na to ay para sa, syempre, di ba marami tayong bipolar na papanood sa YouTube. Ito namang akin ay from my own point of view sa sarili kong realization, sarili kong ang dami kong ganun na shocks, ganun pala, kaya pala ang daming ganun. Dun isa-isayin natin yung mga topic na ganyan. Marami rin akong mga nakakatawa, mga sad din. Basta lahat yan, tatalakayin natin yan. So, yun lang sa ngayon. So, mabalik nga tayo. Talagang, ngayon pala, lumalabas yung pagiging bipolar ko, no? Hindi makastick sa isang topic. Anyway, yun nga. So, thankfully, sa tatay ko, kung hindi nga dahil kundi talaga siya nagpursige na malaman ko ano yung nangyayari sa akin, ay hindi ko rin malalaman na meron pala akong bipolar. Sa totoo lang, hindi madali sa amin
ewan ko lang ha, pero para sa akin, hindi ako nadadalian. Marami akong, alam mo yung bigla ka nalang magsisisip ka tapos, kasi nasabi mo na, nagawa mo na, pero hindi mo naman sinasadya. And yun nga, totoo nga naman na, may bipolar, marami magiging karelasyon. Hindi dahil sa malandi o maano, sadya lang siguro kasi hindi ka maintindihan ng iba. Hindi ka maintindihan ng normal na tao. Sa sarili mo, hindi mo maintindihan eh. Intindihin ka pa ng iba. Yung mga ganun bagay na talagang lilipat at lilipat ka eh. Kasi may hinahanap ka. May hinahanap ka na pag hindi mo makita, aalis ka. Yung ganun. Which is mali. Pero at the same time, di mo nga sinasadya, di ba? Di mo naman sinasadyang gawin yun. So, basta itong vlog na ginagawa ko ay para sa sarili ko rin. Masabi ko yung mga experiences ko. Hindi naman kasi ako professional, so hindi ko maano yung basta iaano ko lang yung kung ano yung nararamdaman ko lang din para maintindihan ako. Hindi para magdahilan ako sa eto, may sakit na ganyan. Hindi. Gusto ko lang din maintindihan nyo ako kasi minsan ang sarili ko hindi ko rin maintindihan. Thankfully, sana nga medyo ano rin naman yung tatay ko na ewan ko. I'm really really sorry minsan. I feel sobrang lulungkot ako pag may mga times na nasisigawan ko yung tatay ko. Kasi kami mga bipolar, meron kaming ewan ko ha, pero para sa sarili ko ayoko nang makulit eh. Alam mo yung pag nakakatatlong sabi na sa akin, ayun, sisiklab ka agad ako eh. Galit agad ako. So, syempre, yung age gap din namin ng tatay ko siguro. Parang siya gusto niya ako intindihin. Ako rin, gusto ko rin naman siya intindihin. Kaso gawa nga ng disorder ko, nagka-clash kami. So, ito sigurong itong vlog ko na to, itong episode na to ay para kunin ko na ito opportunity para mag-sorry sa tatay ko sa mga paninigaw ko, sa may umabot ako sa talagang galit-galit ako, may hawak ako itak. Ay, hindi ko naman para saktan yung tatay ko. Ayoko lang may lumapit sa akin. Marang ganun. Ganun ako kagalit. Kaya itong vlog na to, talagang Father's Knows Best. Talagang hindi siya tumigil para alamin kung ano yung problema ko. So, thank you. Di, sorry. Ewan. Sana maintindihan mo ako. Yan lang. Bye mga kabay po. Till next time.